na Matilda, pero open ngayon yung Louie. Oo. Doon naman kasi sabi ni Execration, teka lang. Yung Lancelot namin. Ngayon, napilitan na si Impunity kay H na iban yan. Joint. Pero ako, naniniwala ako, dapat binan nila yung Joint eh. Oo. Hindi, ganito yan. Joint first pick, mag-i-Eve show ang X eh. Ay! Uy! Kinuha ka nga. Kasi sabi ng Impunity, counter-invade to eh. Oo, hindi nila kailangan sumunod sa gusto pangyari ni Exe. Now, contention pa rin yung Jawhead. Pero I feel like Execration, kung gusto nila, pwede pa rin nilang palastin yan. Kasi nandun pa rin yung Eve. Ako naniniwala, pwede sila mag-popolin ko dito ngayon eh. Tapos actually, pwede. Eve popol. Tapos may ano, may mga traps silang pwede ilagay doon sa mga gilid-gilid. Oo. Namang pwede kalimutan, bukas pa dito yung mga alis hanin. Kasi yung, oo. Tsaka kasi yung galaw neto ni Senpai, cooldown yung ulti, gamit agad. Pwede, pwede. Popol ko pa, Eve. Eve Popol. Kaya, baka first pick Harith. Eve Cho. Pwede rin Eve Harith. Pero kahit anong piliin na Execration dito, tiwala ako sa kanila. Oo. Harith. Johan. Okay. Bigyan ko lang kayo ng background story na nangyari kahapon. Ah, sige, kwento muna, kwentuhan. Okay. Pinayam ako ni Boss Kelka. Pinema ko ni Boss Kelka. Sabi niya, nagsusorry siya kasi sayang daw yung kagabi sa Evo's Legends. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Tapos, sabi niya, parang ano, ayoko muna mag-harid. Sabi niya sa akin, kasi daw parang, ano nga daw, na, alam mo yun, ilang beses daw siyang na-shutdown sa ganyan. Tapos, sabi ko naman sa kanya, basta pag binigay sa'yo, gamitin mo. Kasi tiwala yung team mo sa'yo, so magtiwala ka sa sarili mo. So yan yung nakikita natin ngayon. Tingin ko, tiwala na si Kelka sa sarili niya. Oh. And nilabas niya, and si Hayabusa, at... Aray ko, si Granger. OP special pa rin Hayabusa. Masama nito, magtatapat sila sa gold deal. Lugi si Kelka sa matchup. Hindi, Kelrayan. May tiwala yung kampi niya sa kanya. Tutulungan siya ng Execration. We got this. Oh, kanina si Boom walang tulong, di ba? Papakita naman ng Execration. Sige, i-gank niyo yung gold lane namin. Papakita namin yung exit shot. Natutulungan namin talaga si Kelra. Kelra, we got your back. Farsa na to. Farsa na si Exe. Kelra, we got you. Okay, Execration nata magbaban ng ano, no? Ng Rafa, baka Exe. Oo, kailangan nila. Ay, Rafa. Hindi, tsaka kasi... Naiintindihan ko din kung ba't nila kinuha yung Hayabusa eh. Kasi nagkukulod din itong ano eh. Nagkukulod yung jungle din itong Exe, di ba? Oo. So, dual purpose na yan. Nice one. They go for the Eve. Beautiful pick. Beautiful. I like it. Okay. Ang mga bands ni Exe. Ang kanang band nito, mga ano. Yung Alice, tsaka yung Kufra. Pwede na tanggalan ng tank eh. Oo, kasi may joy to sila eh. Alice, kailangan nila iban. Kailangan na kailangan. Kahit pa sabihin natin, Harith, explain kasi yung Alice na pwede kunin ng ano, ng Impunity Queen. Pero kasi sa totoo lang, kakanunod yung ginawa ni Ate Mitch, pwede din natin makita yun eh. Yung mga ano, explain Alice. Oo. O yun, sabi ni Impunity dito, tanggalin na din natin. Explain nga, explain si Boom. Explain Alice yung kailangan tanggalin ni Exe. Dito nagal din yung ano, yung backshot kasi nagba-backshot attack si TY. Tinatanggalan na lang option dito si TY kasi mga nakita lang natin sa kanila yung Matilda, yung Johan. Backshot, I think legit isang laro lang na gawa niya. Oh wow. Popol din, nag-popol si TY. So, focus naman dito na Execration. Tanggalin natin ang hero si TY. Natanggalin na natin yung isa si OP. Sipin mo, yung X-Factor mo na lang dito is Senpai on the Louie, nakita natin. Of course, White Knight on the Granger, pero Execration sanay na yan eh. Na makatapat ng Granger na sa jungle na nagfo-focus lang sa farm eh. Mm-hmm. Guys, medyo mahirap na Roger na lang hero ni Kiel. Walang Beretta, walang Lance, walang Hayabusa, walang Claude, walang YSS. And it's time for the King to step up. Roger ang kinuha niya. Well, then again. Angela si Eto Max. Pag nag-Angela. Promise. Kasi may Eve. Promise eh. May Eve. Ayaw nga pala. Sorry. Akin. Load sa akin. Barats, Renzio. Pwede. Pwede sila magano. Barats dito. Pwede boss eh, no? Barats pa kito. Oo. Kailangan mo lang ng ano, front line. Pwede mo kaulit ilabas yung lapu-lapu eh. Kasi feeling ko, yung pag nag-barats sila o pa kito, masyadong mabagal.
laban sa Lowy. Yeah, mahirapan sa Regis. Set up lang sila. So lapo-lapo na lang ulit for para kay Regis siguro. Atlas. Pakito. Pakito. Atlas and Purity. Pwede siya magano? Pwede siya magpakito. Ay, pabasa. Oh, wow. Pakito. Pakito na. Ay, wala na. Barat sa to. Medyo ano ah, medyo weird yung Uranus pick actually. Kinounter nila sarili nila. Natapatan din ng Execration yung pakitotak eh, di ba? Uh-huh. Nagpakitotak si LJ. Si LJ. Pagkatak yun ni Uranus. Hindi ganun kataas yung win rate pala dito ni Uranus sa MSC 2021. Only a win rate of 30%. Yung nagkalat ang harit. Nagkalat ang harit tsaka lunoks eh. Hmm. This time around may harit, pero ang reasoning ni Impunity hindi kasi magkaling. Feeling ko barats talaga. Barats. Ay! Pero! Glue, no? Glue. Kasi glue. Pwede. Kailangan nilang ano yung pantulong kay Roger, yung pang-amp ng momentum nila na early game. Hey! Beautiful! Beautiful! Hey! 5 picks from Execration. Bukas pa nga. Yung worry ko na lang sa glue dito is, actually maganda. Kasi ito. Sobrang masisplit yung damage ng shadow kill. Oo, oh, huwag tayo mag, ano, huwag na lang worry. Oh. Sure win na yun. Hindi, it's too early. To say it, it's too early to say so na panalo na tayo, but yeah, Impunity KH, pinakita nila sa atin kung ano yung brand nila na paglalaro ng MLBG, and we need to respect that, but at the same time, ang puso Pilipino ay puso Pilipino at dugong Pilipino ay dumadaloy, ladies and gentlemen, at count tayo lahat sa anuman mangyari dito, na sa ito Execration, so gagawin nila lahat para makapag-advance sila, pero guys, kailangan nila na suporta yung ngayon. This is Impunity KH versus Execration. Game number 3, loser gets eliminated from MSC 2021. Let's go. Matanda mo, Roger Titol, KLVJ. Ito rin actually yung ano, yung mga naunang hero si KLVJ bago siya bumalik sa Assassin. So I feel like Execration, they're very happy with what they've got. Even though worst pick yung Roger, nakuha naman nila yung lineup eh. Kaya nilang sabayan yung momentum ni Roger. And again, Renjo as the glue dito sa Pilipinas. Nung playoffs natin sa MPL, nag-shine talaga siya. Na pinakita niya. Si Kenji ng Omega nag-umpisa nun eh. Ngayon, sabi ni Renjo ng playoffs, ha? Oy! Kaya ko rin. Ang ganda nito. Dine-delay yung ano, Impunity KH. Pero ito ni Chak na pabalik yung canon. Eh si Chak, no, kung nakikita mo naman kung paano siya pumwesto, wala talagang katakot-takot. Kahit si OP nandun na, eto talaga yung galaw ni OP. Pagkatapos ng pinakaunang wave, ang gagawin niya, iikot agad siya papunta doon sa side nung ano. Oo. Nung jungler ng kalaban. Nakumukhang basa ng Execration. Guess na ni Chak, no, yung alam na ni Execration, nandito na nga si Renjo, inalalayin niya na nga, eh, yun, no, di Togi Wap. Nako, naslow ka ng sobra, di ba? Oh, si Tay, tayo na alasahin, gusto pa lumaban. Okay yung ginawa ni Buma, even though pinabilis niya yung pag-take ni KLVG ng Purple Bomb, at least na-force si KLVG umuwi. So that allows the ano, the balance between the farming, the farm of Kel and White Knight. Pero mabilis pa rin siya mag-farm yan eh. Major yan eh. Gusto ko yung nangyayari dito na meron talagang battle of jungle taking. Kahit si Op, gusto din makiagaw, pero si Chaklu, in play siya, nandun siya agad, alam niya talaga dito na pupunta dun si OP at pipigilan ngayon. Yeah, iniinto talaga yung rotation dun. Pero kailangan natin ni KLVG dito ng tulong para makuha yung orange buff. Retry, meron siya? Kataas ba? Oh! Nakatalo! Okay. At least, di ba, may trade. Ganda nung touch nun. Isang concussive blast. Like and pounce. Grabe. Kaya ba? Meron pa tayong Kel na Harith pa. Yan, tama yan. Iwala kay Kel. Tsaka okay lang yun kasi kayang teasin ni KLVJ yung pagpagamol na ginagawa ni Impunity KH. Ang hindi pwedeng mahirapan dito si Keldra kasi lugi siya sa matchup. So, eto rin kasi yung win condition na Execration. Kailangan, pagdating yung power spike ni Roger, kasabay si Keldra. Tsaka si eto si ano, si KLVJ, napaka matiisin na itong ano na to, layak na to. Oh, kahit ano sabihin mo, babawi yan. Nakita niyo naman ng game number 1, si Senpai, naku po, dinamay sa trim. Oh, rin. Ang pangit mo ka, banding! Grabe ka naman, Lutz. Grabe ka naman. Hindi, ang ginagawa kasi... Hindi, si Renjo yung grabe ka naman. Hindi, di ba? Ang nangyari kasi, sumakay si Glue. Oh. Ang ginawa, nag-diversion, dadarin ng malayo. Oh. Ito, 3-man rotation sa top lane. OP na ata ang mapipitas dito. Ay, oo. Dali mo pabalik. Ay, shadow. Wala! Walang shadow. Wala na. Nag-shadow para mag-push. At ito na yung sinasabi mo, Midnight. Hindi pwedeng lumamang dito
masyado kay Kelka, si OP at si White Knight. So ang ginawa ng Execration, lagay natin yung resources natin at yung tulong na pwede natin ibigay sa isang lugar. Pero si Tai dito, suntok na suntok. Tama ka, tama ka sinasabi mo, Butter. Sabi ni Execration, win condition at si Keldra, focus. Oh, Jack, no? Pero nakumit na dito yung... Ay, nakuha! Dead Sonata. Nakuha pa. Oh, niretry, oh. Kasi may yan, eh. Oh. Tumatalon yan, tas ano yan, nag-stop, drop, pero, and roll. Teka lang ha, level 7 si White Knight, ha, level 5 si KLBJ. Mm. Pero okay lang. Panay gold. Nag-iingat din si KLBJ sa mga engage na ginagawa. And ibas yung ginagamit madalas dito ngayon ni Kael. Siyempre, yung ano eh, yun yung pinakagusto bawian eh. Oo. Matama init siya, pero si OP, Tai, at si White Knight, nandito na naman sila sa area ni Harit. Ayaw talaga nila pag-farmin to. Apat na sila dito. Naku po, family reunion. Si Jack, no, we need yung wave para mapigil na ng oras makabalik si Kendra. Grabe, naman yung si Kendra. Anong sana all binin tank? Naluwa ka talaga. Parinig ka pa. Eto na, eto na sila. Eto, Max. Dubaban na, oh. Naku po, oh. Impunity kay Ace. Kayo pupunta, ha? Gusto nyo, ha? Kaya busa yung pinakauna. Tutumpa, naku po. Eto na ang pagpawi. Double kill para kay Kendra. Ganda ng entry doon ni Ito Max, yung real world manipulation niya. Kahit na sabihin mo bakit masyadong open na open sa paglapad ng real world manipulation doon si Ito Max. Hindi, confidence na talaga. Nandun si Chuck na magfronte, hindi sila makakalapit sa Eve. Dahil nga meron din summon force nila pag doon si Kelra. Ang ganda lang talaga ng tiwala ng Execration sa isa't isa. Oh, and KLBJ, dahil doon sa opening na nabigay sa kanya, dahil tumutok nga lahat kay Kelra, ang nangyari naman, siya naman yung na-open at siya naman ang may farm. Ang masabi ko lang, dito mo makikita yung confidence ng Execration. Ilang beses na sila napupunta dito sa spot na to. Yung isang game na lang, malalaglag ka na. Pero yung composure, kitang-kita mo, the ability to take objectives, yung tapang nila. And si Impunity Cage, hindi sila makapag-objective na mga ayos. Kanina si White Knight, nag-hesitate siya mag-turtle. Tapos yung glue, naiiwan na sila sa baba. Hindi nila alam kung sino pupunta dapat doon. So nagpo-fall apart yung rotation ni Impunity Cage. Mm-hmm. And yung Void Crystal, grabe utilization nila dito kung paano nila ilatag sa mapa at kung paano nila pigilan. Kasi isipin mo sila Senpai, ah. Kung mabablockout mo sila Senpai dun sa slow na yon, most likely, hindi na sila makaka-respond. Oh. Sila Regio, sila OP, gusto pa lumaban dito sa baba, pero naku, napakakunat yan. Isang malaking Jelly Ace yan, eh. Boss, glue yan, boss. Dalawa buhay yan. Jelly Ace na iwan sa freezer yan, eh. Uy, Ace, eto, Max. Ay, hop. Oh. Tay, dalasan. Doon. Sabi ni Opa, wala na. Andito ni boss. Masyadong kalat doon ng Impunity KH, Execration, ano eh. Dahil sa matagal na oras na hindi sila nakita sa mapa, alam na ng Impunity ay pupunta na sila dito. So kung tinake nila yung laban, Jack! With the alley-oop! Dinaktak ni KLBJ! Sabi niya, eto, double kill! Kanina ka pa! Yeah! Alam mo, sabi niya, no? Sabi ni Senpai, magdikit-dikit kayo. Sabi niya, Max, anong magdikit-dikit? Kasama kayo dito! Reward manipulation! Walang lalabas. Mainit. Flicker, ejector combo ni Jack 2. Sige, tulak mo, Tay. Tay, pilit mo. Jack 2, pumapasok dito. Unti. At yan, masyadong mataas. Tinapag ko ulit, oh. At si Regio dito, nag-divide into mini leche plants. Sabi ni Kera, Tay, itabi mo ako na. Alright. Maganda ang takbo ng Execration and lahat ng effort na ginagawa ng Impunity KH, it did not work in their favor. Gusto nila i-shutdown si Kelra. Si Kelra nakakuha ng double kill. Yes, binigay yung Torre, pero hindi nga naman napigilan yung farm eh. Nabawi kagad with the double kill. And now, mahirapan dito ang Impunity KH mag-contest sa Turtle. Kaya nila mag-steal, kaya nila mang-knockout, pero ano yung presyo na babayaran nyo? Galit na yung ano. Gusto na nila si KLBJ. Naku, si OP. Si OP nakalimutan niya. Wala siyang retribution. Alay niya sa angle siya eh. Sabi niya, nakawin ko nga to. Ay, sorry. Oo, pala. Siding pala ako. Ayan, tingnan mo yung ginagawa ni Eto Max. Pero si Kelka na huli. Okay, napakaganda ng play na yun. Galis si Impunity. Sama! Ayan, abulit yun. Inaabul siya ng madla. Up. Okay. Bawal talaga. Hindi na. Bawal tumakbo ang Impunity Cage. Every time, si Eto Max nakikita niya. Ay, si Boom! Sama tayo dito. Wala, hindi na. Okay. Wala. Okay, Execration ngayon. Oo, nahuli dun si Kelra. Pero, at least sa trade-off,
gold laner for gold laner. And then nakakuha din ng isang kill na ang execution nung kanina pa. Onto White Knight. So, pagkatapos na lang mapita si either si OP or baka si Senpai, next target na talaga, dapat mahuli si White Knight. Pero kung hindi mo naman mahuli si White Knight, as long as makuha mo talaga yung pumupronta para sa Impunity KA, maisip na talaga sila, nalaban pa ba tayo? Kung mahuli nyo si Tai, ma-burst down nyo yung pakita na yan, yung tank ng Impunity KH, mag-iisip na yan, ay, kaya pa ba natin to? Kasi ang daming dive, ang daming panghabol ng execration. Actually, kahapon pa ako, may tanong sa utak ko eh. Ano? Kaano-ano ni Midnight si White Knight? O nga, no? Ako, pre. Pinsan sa tuhod ba? Hindi ko alam eh. Ako, pre. Pero yung inaalala ko, kasi pareho silang knight eh. Oo. Kung ikaw si Midnight, tapos siya si White Knight, magano kayo? Kaso mali sparing yung knight niya. Oo, ito si OP. Okay. Oo. Hala. Masyado kill. Hala. Masyado kill pa. Ay! Okay. Double K connection, pero si Kencho dito. Yung depensa niya. Grabe ang tibay, ang tatag, lahat na. Napaka-tibay ni Kencho. Again, glue ni Renjo. Pwede mo na din sabihin Renjo ni Glue. Mm-hmm. Pinakita niya sa playoffs natin. Nagkatabi yung dalawang alien. Si Uranus tsaka si Imp. Nagsama sa isang pwesto. Pero ha, pacing wise, maganda to para sa execution. Pero, realistically speaking, threat pa rin si OP dito pag tumagal tong game na to. Oo. Oh, threat pa rin si OP. Kaya niya ano eh, kaya niya i-burst yung Imp. Yung Harin. Pero again, tama si Renmark kanina yung sinabi niya na kapag nag-group up yung execution, kapag nag-shadow kill, kung talagang takot na takot kaya sa damage output ni OP, pwede kasi mag-split-split si Renzio. Oh, matimingan lang niya. Pero at the same time, pag alam na ni OP na nag-split-split na si Renzio, hintayin na lang. Or at least, mabilis naman na mababawasan yung ano eh, yung Jelly Ace BBs na yan. Dahil meron silang creature. Mm-hmm. And boom! Shakno, sila ang nag-aabulaan, pero ito ang first lord ng ating first lord nga ng ating laro eh. Oh, tama naman ako. Iniisip ko, kala ko dalawang beses ko sinabi, pero sila Senpai! Nasa sa likod! Pero hindi nila nagagawa! Ako po, sumali yung lord sa execration! Oo, naging execration na pala si Senpai. Sabi, okay. Okay na po. Wala shadow yan. Ako sumali. Oh! Mega heal! OP052 Shakno on the jawhead. Si Senpai, makakatakbo pa dapat. Kaso sabi nung Lord, teka lang, execration ako ngayon, nakap ka muna. Nung pagkatalon niya, wala na siyang binaba. Hindi makalapit, execration. Nung Lord na ito pumukoy. Tay, ano ba, Tay? Tay, ano ginagawa mo dyan? Tay, killing spree para kay Kera. 6-1-3. Boom! Tay! Oh, balik Pilipinas! Oh, balik, oh. Balik Tay, Pilipinas! Tay, itabi mo ako na! Oh, si Boom, ang next, binasa ka naman ang Uranus. Ayaw pa alisin! Ayaw pa win! Saan kayo pupunta? Kami dito sa SG kami, kayo! Ay, nasa Komodo naman talaga sa... Daya nung glue jawhead, man. Parang dalawa jawhead nila. Tay, itabi mo ako na, kanina ka pa! Ang kulit mo! Pero ngayon, ang maganda, tignan mo yung items, Midnight! Oh, ang daming items! Nice one! nice one, Alice! Thank you! Pero, napakalupit! Nung Dominance Ice pickup kay Glue, ito yung magpapahirap sa buhay ng Impunity Cage. Kasi if you look at how they want to fight, kailangan madikitan din nila yung execution. Pero pag si Renji na yung nadikitan nila, kawawa sa... Ay! 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 Ang kalaman! Si Shakno set spike! Beautiful! Sumigaw sila ng mine! Pakicount na lang po sa comment section sa baba! Si Renji, didikitan niya lang, nakaslow lahat yan! Nakaslow lahat yan! And at the final moment ng drafting, you gave the glue to Renjo, and here comes execration! A reverse sweep! At buhay ang pangarap ng Pilipinas para sa execution! Pinalamang lang! Gusto pang manalo! Panalo na kayo! Mag-apiran kayo! Well, parang wala naman! Oh, yeah! Oh!